think it's different, no? Pag Food Hub po kasi, tsaka yung discount ng Junior MC, hindi ko lang po sure kung ma-apply po natin to. Pero para sure po tayo, kontakin po natin si Sir Gary De Leon. Tama? Ayan po, para sure po tayo. Okay? Thank you so much. Sir Jeff, ang pagkakaalam ko po dyan, Sir Jeff, is kapag ginamit niya yung kanyang ID number na Junior MC, mm-hmm. automatic pag nag-purchase sa online pagdating ng araw, ay automatic yung discount niya kasi yun ang ginagamit niyang account. Mm-hmm. So yung ID number niya ang merong discount talaga. Doon marerecognize po ng system. Pag naayos na po yan, marerecognize na po ng system yan. Wala na pong worry sa mga discount. Automatic na po yun. Iserve din po kayo ng mga food hubs. Iserve po kayo. Tama. Okay. Itong si, may tanong si Sick Mascardo, no? I think, no, hindi pa yata na-update si Sick. Sabi niya, tuwing kailan po ang TokTok Operator Webinar? Ayan, o, di ba? Ano po ang Zoom meeting number po? Ito po, kasing Zoom natin, ngayon ay nakalagay sa poster na time and Zoom meeting schedule. Yes. Okay, Zick, tama po yun, no? Ito pong, same tuloy. Zick, same din kasi ito. Itong Zoom link natin, ano ba yan? Puro Zay kasi. Zick, same, Zoom. Ano ba yan? Diyos ko. Tongue twister. Parehas lang po itong Zoom link. Tama? Kaya lang, sa posters natin, tsaka dito sa ating recorded na Zoom technical training, ina-announce natin Monday to Friday. Pero ngayon po, ang Zoom natin dito is, ang TokTok natin is every, tatandaan nyo guys, kung bago lang kayo dito, Monday, Tuesday, at saka Thursday. Okay? Monday, Tuesday, Thursday, ng 8:30 ng gabi, TokTok ang pag-usapan. Pero pag Wednesday at saka Friday, kagaya ngayon, Wednesday at saka Friday ng 8:30, Showmaking Technical Training Shop Link. Tama? So inaalat natin na dalawang beses gabi-gabi sa isang linggo ang showmaking. Pero sa umaga po, Mondays through Saturday, dire-diretso yan, Showmaking Technical Training, TokTok Technical Training Validation and Approval Session. Dire-diretso yan sa Mondays through Saturday, tuwing umaga. 10 o'clock hanggang 12, at saka 1 o'clock hanggang 3. Tama, di ba? Ayan po. Okay? Ngayon ang tanong naman itong si Zick, pangalawang tanong niya, about po sa TokTok. Okay, sige, pagbigyan. Yung mga riders ko po na nag-a-apply sa link ko, di pa po napasok yung pag-apply nila. Di po nasasubmit. Ano po kayang problem pag ganun? Apat pong riders ko ang di ma-process ang pag-apply nila. Well, kailangan natin tanungin, Zick, kung ano po yung error message na lumalabas. Kung bakit hindi po sila nakakapag-submit. Ang malamang dito na error message, dadalawa lang. Kapag may lumabas na already taken, ibig sabihin na already taken, kunwari, driver's license already taken, motorcycle already taken, plate number, ganun, etc. Ibig sabihin, nakapag-apply na sila sa iba. May ibang operator na yan. Pero, kapag nag-e-error po, yung, kunwari, yung mga lisensya nila hindi tinatanggap, ibig sabihin, masyado hong mataas ang resolution ng kanilang cellphone camera. Kailangan liitan lang ho nila. Picturean muna nila, at tapos, pag lumabas na sa gallery yung picture, i-screenshot ho nila. Tama? Para ho lumiit yung resolution. At doon po nila isasubmit. Other than that, Zick, kung hindi po yun yung kwento nila, kung bakit nag-e-error, tawagan nyo ho yung TokTok mismo para matulungan kayo dyan. Okay? So yun po, Zick. Thank you so much, ha? Okay. Alright, next question. Ayan. Sa mga, ito kasi AD, no, marami iba nagtatanong ng food hub. Siguro late na lang ko ito nabasa. Pero again, sa food hub ko ng question, interesado kayo, that's well and good. Kontakin nyo po si Sir Gary De Leon, yung taong pinakita po namin kanina sa Facebook. Okay, yan po. I-message nyo po siya sa Facebook. Okay? Sir Jeff, yung yes, additional sir. Kay Sick, yung sa about hindi makapag-send, baka po ang nakikita niya is namumula. Yung maski may nakatype naman, namumula. So ang pwede pong gawin doon is i-close niya po yung autofill ng kanyang browser. Okay, like yung Mozilla o yung Chrome na ginagamit o yung Google Chrome na ginagamit nila, i-close po niya yung kanyang autofill. Kasi po yung autofill ang nagiging dahilan kung minsan kasi kaya hindi nababasa ng system. Or additional po na pwedeng gawin is mag-clear cache po sila or clear cache. Kung makikita nyo, clear cache or clear cache. Additional information po, maliban po dun sa nabanggit ni Sir Jeff, baka yun po yung nagiging error, kaya hindi makasubmit yung inyong mga riders applicant.
Tama, tama, tama. Tama po yun, okay? Yan. Thank you, AD Rene, for that information. Okay, good evening po, Sir Jeff. Ask ko lang po kung available po ang food hub sa Zamboanga City at Basilan. Okay, ganito po ha. Basta ngayon, lahat po ng pork, no? Bawal po munang pumunta ng Cebu and ng Mindanao. Alright? Lahat ng pork dito sa NCR, bawal po, sa Luzon, bawal po siya mag-travel ng Visayas and Mindanao. Kasi meron po tayong limitations ng Department of Agriculture. Tama, di ba? Sa pagkalat ng Asian Swine Flu. Ganun din ho, no? Pag sa Cebu ho, bawal ho lumabas din ng Cebu. Tama, di ba? So, ngayon, once na malift po itong Asian Swine Flu, right? You can be assured na bubulusok ho talaga. I mean, totoo to, no? Last year pa ho, marami na ho may gusto na magkaroon ng food hub sa Visayas and sa Mindanao. Totoo yan, bubulusok ko. Pero, tatandaan nyo ho, no? Meron ho tayong mga suppliers na accredited ng National Meat Inspection Commission at saka meron ho tayong permit mula sa Department of Agriculture na yung mga meats natin na pumasa sa NMIS ay certified ASF free. Tama? Kaya lang hindi pa ho tayo pwedeng tumawid dyan sa Visayas and Mindanao kasi nga because of that ongoing provision. Kaya hintayin lang ho natin. Once na nag-okay na yan, nako! Bubulusok na ho ang food hub dyan sa Visayas and Mindanao. Hindi lang ho ang tok-tok ang bubulusok. Pati ho ang Siomai King din. O diba? Yes. Dalawang negosyo, no? Sabay, no? Ang laki ng kitaan. Yes. Alright. Sir Jeff, ako na yung sasagot dito kay Sir Alcazar Robert Alan. Yes. Yes. Okay. Sabi niya, Sir, ang ID number po ba sa tok-tok parehas lang sa Siomai King? Okay. May sagot. Ang sagot po is this. Kung ang member po, ang excuse me, ang member po ay sumali, okay, before December Tok-tok. 8, yeah. Okay, before December 8 na na-launch yung Tok-tok, okay, sila po ay sa Siomai King lamang. Pero yung sumali na, excuse me, nasinuka ko, sumali ng... masarap yung kinahin mo, Eddie, ah. Sumali ng December 8, okay, December 8 to present, sila po pare-parehas lang po yung ID number niya ng Tok-tok at the same time ng Siomai King kasi kasama po siya sa plus 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 Tok-tok delivery service plus plus plus. Dati po yung mga dati, okay, nung wala pa po yung ano, wala po silang yeah. Tok-tok. Yun po yung mga unang nag-join so wala po silang Tok-tok. Pero ngayon since may tok-tok na tayo, kaya maswerte po yung mga kakasali lang ngayon. Ako, meron po kayong kasama na tok-tok tsaka plus-plus-plus. So, excuse me. Para ako lasing. Sorry po. Inom lang ako tubig. Banayad brandy. Cut! Take six. Ah! Take six. De, sige, saluhin ko muna. Oy, normal yun ha. Kaya talaga guys, oh. O kahit ako rin nagaganon. Okay, ganito. Tama yung sinabi ni AD. Okay, Robert Alcazar. Okay, para malinaw ho, no, ulitin ko rin sinabi ni AD rin eh. Kung kayo po ay member na nung wala pang tok-tok, tama? Siomai King lang ho kayo. Tama? Pero kung kayo po ay nakapag-avail ng tok-tok, alright? Kung ano po yung ID number nyo sa tok-tok, yun din po ang ID number nyo sa Siomai King. Alright? Okay, malinaw yun. Ulitin ko ha. Kung kayo po ay sumali na nung wala pa hong tok-tok, yun po yung ID number na gagamitin nyo. At hindi ho nyo magagamit yan sa tok-tok. Kasi wala pa hong tok-tok nung sumali kayo. Pero kung kayo po ay sumali at tok-tok ho yung kinuha nyo, kung ano po yung ID number nyo sa tok-tok, yun din ang ID number nyo na gagamitin sa inyong Siomai King. Alright? So yan po yan. Malinaw? Okay, very good. Hazel from Canada, Team Alab. Ay, nako Hazel, hello! Hi Sir Jeff, di po ako nakaka-receive ng email notification pang may nag-order sa shoplink ko. Thank you po. Kapag may nag-order po sa shoplink nyo, Ma'am Hazel, wala ho kayong matatanggap na email notification. Ang mga email notifications lang na matatanggap nyo is kapag kayo po ay nag-purchase using Shoplink, kayo po mismo.
Kasi yung mga email na darating sa Shoplink nyo, yan po yung PayPanda at saka JC Worldwide na notification messages. Tama, di ba? Kagaya ng pinakita ko kanina. Pero kapag may nag-order, no? Kagaya nito, kunwari, si Eugenio De Lima, o di ba? Si Sir Eugenio De Lima, o di ba? Sir Eugenio, akala ko, nako, akala ko artista, akala ko si Peng Medina nanonood, o di ba? Si Sir Eugenio pala. Okay. Si Sir Eugenio, kaibigan ko, nag-order. Ah, hindi ko alam, nag-order siya sa Shoplink ko. No, nag-order siya ng Lunes, nag-order siya ng Webes, nag-order siya ng Sabado. Hindi ko alam. Hindi ako makakatanggap ng email. Okay? Eh, tatandaan niyo na, sa lahat na nag-order sa Shoplink niyo, wala ho kayong matatanggap ng email. Wala. Pero kung kayo po yung mismong nag-order, kasi kayo yung magbabayad eh. Tama? Kayo yung magbabayad. Papadalan kayo ng email. At yung email na ipapadala sa inyo, tungkol sa bayad niyo, PayPanda at saka JC Worldwide. Yung JC Worldwide, yun po yung tracking number. Si Kuya Eugenio De Lima, yung kaibigan ko, kapag siya ay nag-order sa Shoplink, siya rin ho yung padadalhan ng notification sa email kasi siya yung nag-order eh. Siya yung nagbayad eh. Tama? Tatandaan niyo ho yan ha. Okay. Ulitin ko ha. Yung kaibigan niyo na nag-order sa inyo, hindi niyo malalaman kung sino sila nag-order. Wala, hindi yan lalabas sa inyong email. Hindi. Ang lalabas lang sa inyong email kapag kayo po nag-order. Okay? Kung sino po yung nag-order sa Shoplink, makakatanggap ka notification. Si Kuya Eugenio, kaibigan ko, nag-order siya sa Shoplink niya. Sa Shoplink ko, siya yung makakatanggap ng email kasi siya yung nagbayad. Okay? So malinaw yun. Okay? Ayan po. Ngayon. I'm back, Sir Jeff. Yes, AD. Walang problema. Ayun. Diba? So anyway, tips na lang po. No? Additional tips ito. Dito nyo lang maririnig to. Yan, yan. Diba? Sininok akong bigla. Oh. Diba? At minsan, yung iba, ilang araw before nila matanggal yung sinok nila, tama? Or ilang oras, or maghapon, magdamag, sinisinok sila, tama? Tama, so, tama. Paano tanggalin ang sinok? Napakasimple ito. Baka hindi nyo pa narinig ito. Kung ito yung baso, oh. Diba regularly iinom ka ganito? Oh, may tubig? Yes, oh. May tubig. Oh. Diba iinom ka ng tubig? Maski isang galong tubig inumin mo, hindi mawawala sinok mo. Oh. Pero, para mawala yung sinok mo, okay, hindi mo man maubos yung tubig, punuin mo yung tubig, yung baso. Punuin. Inumin mo, uminom ka pabaligtad. Paano okay, pabaligtad? Paano? Ganito, di ba? Regularly, ito yung pag-inom. Oh. Di ba? Yeah, pero, yeah, no. Para mawala yung sinok mo, dito, ito, dito ka. Oh. Dito ka iinom. Hanggang sa maubos siya, pabaligtad. Kasi, parang sinisip-sip. Oh, parang sinisip-sip mo na nandito sa ano mo, pabaligtad. Makalahati mo yon, mawawala sinok mo. 100%. Ooh. Buti na mawala na ako sinok. Galing ah. Di ba? Try isang ko baso ha. Lang. Yun, tip yun sa inyo. I-try nyo. Kunyari, sa family nyo, may sinisinok. Di ba? Kung dito ka umiinom, dito ka ngayon, baligtad. Pag ganon. Eh, paano kung guaranteed. Malaki, paano kung malaking butas ng baso? Hindi, basta yung regular baso lang. Okay, maganda. Yun, nagkikipagpustahan ako doon. Tatanggalin ko yung sinok niya, isang basong tubig lang. Grabe, no? Oo, tama, di ba? Tsaka, excuse me po! Ayan, di ba? Okay. Diretso tayo. Parang akong lasing kanina. Okay lang yan, AD, walang problema yan. Okay, so, Hazel Malinaw, again, eto pang maganda. Paano nyo naman malalaman, okay, paano nyo malalaman na meron na kayong kita sa inyong Shoplink. Tama? Okay, ganito lang ho sa inyong Shomaiki Shoplink. Makikita ho yan sa inyong JC account. Tama, di ba? So, paano natin gagawin? Unang-una,